guys, bibili na tayo ng battery ng ating mic, ng ating wireless mic sa ating gagamitin, ano po, review. At ang gagamitin natin ay dito po natin makikita. Sir, pwede, kuhaan ko na sir ang battery, sir. Pag ang battery isang ano? Isang black. Oo. Real. Ang battery alone lang. Ang kag ang may charger pala ito. Ito pa yung battery, gagamitin natin. Ito yung nirecommend ng friend natin na maganda daw to. Mas mataas kasi yung amperes niya. Ano po? Mas mataas po yung amperes niya. Ibig sabihin mas matagal siya kumpara compared. Hindi. Sige. Pro kasi. Nag-sale sale mga madre nung sa mga money money. Wow. Mugin niya ako ginagawa price niya kanina. So ito po yung ating gagamitin sa ating wireless na mic. Ayan po, yung tuga nasa likuran. Ang kagandahan po dito ay made in Japan. Nandiyan po yung presyo dito po sa aming lugar. Nabilig po siya 1,000 pesos. At then, ito po yung kanyang pangalan. Hindi ko alam kung anong pagkabasa dito. Iniloop Pro Panasonic. Bumili na rin tayo ng additional na battery. Dahil ang habol talaga natin ay ito. With charger. Tsaka ang nakasulat dito ay charging time 2 hours. Ayan, ganyan po ang kanyang ang tagal ng pag-charge niya. Meron po itong isa, yung kulay puti. Kaso ito ang mas maganda at matagal malobat. Medyo mahal nga lang siya. Nasa 2.6 yung bili po natin nito. Yan po yung presyo niyan dito sa lugar namin. Dito sa Rojas City. Then meron po siyang iba-ibang kulay pag nag-charge. Ano po? Papakita natin kung paano siya mag-charge. Basahin din natin kung kailangan mag-charge agad pag bagong gamit. So, smart and quick charger. 3 colors and 4 lead indicator. Smart charging control system. Battery capacity indication. Ayan po nakasulat. Then, meron siyang tinatawag na individual control. Meron siyang controller yung charger nito. Double A tsaka triple A. So, ito, kailangan natin itong buksan kasi para makita natin yung kabuuan. Kasi may natatakpan pa siya ng papel. So, let's do this. At ito na nga po yung ating battery with charger. Ayan. So, sumakinis. Kinis talagang sasabi mong hindi ka malulugi. At ang ganda po, first time po ako nakapagbukas ng ganitong plastic po no, lagayan. Kasi actually dito po karamihan binubuksan, pero dito dito po sa likod niya, dito po yung may linya, dyan nyo po bubuksan. Ayan, bali po push nyo lang po dito para babatakin nyo po pa ganun palabas. Ayan, sukunin natin yung kanyang instruction. Shortcut na natin ulit. So makikita po natin combination of up to 4 A or triple A batteries. Ayan, meron siyang tinatawag na combination. Yung triple A po pala maliit, mas malaki yung double A. Yan po pala. Ah, yun pala yung triple A. Maliit pala. Ngayon ko lang nalaman. O, diba? Wala talaga alam sa mga battery. So, mabasahin natin to. Hindi pa ako marunong sa English, pero sasagain ko po. Shortcut na po natin. So, mga kuya, mga ate, ito po yung kanyang, ayan. Post nyo na lang po yung video. At medyo try ko po kung paliwanag sa aking pagkaitindi. So, ito po yung ano niya. Pag nagsa-charge po, 20% kulay light red po yung kulay niya. Then 20 to 80, ganito na po yung kulay niya, maging yellow. Light green maging 80. So, pag nagpo-full charge na siya, ganito po mangyayari. Nag-o-off. So, kailangan medyo binabantayan din po natin. Hintayin po natin yung green. Then, sign na po yun na 80%. Then, malapit na po siyang mapuno.
Then ang ibig sabihin po ng blinking yellow ay ayan po. Then pagka error naman po, nag-blinking red, ibig sabihin po invalid batteries. Mga hindi po pwedeng mga sira na po yung battery nyo or hindi talaga siya rechargeable na battery. Kaya magbi-blink siya ng red. So yun lang po yung medyo madaling intindihin dito sa kanilang instruction. So kailangan lang talagang ilagay na maayos. Ito po yung nakalagay dyan. Maayos yung pagkalagay. Kailangan nasa yung nasa positive negative talaga yung alignment ng batteries doon sa charger natin. Yung pagpuno na, saka tatanggalin na lahat. Madali lang naman po maintindihan. At ano pa? Then meron pa dito, hindi ko nabasa kanina. May ito po, meron po siyang maintenance. Ayan, parang maganda to. Maintenance, care and cleaning. Unplug charger from AC outlet. Clean with a dry cloth to remove dirt and grime. Yan po yung kanyang palinis. Ayan po. So may mga charging time, yan po. Post niyo na lang video para maalam, mara makita nyo. Ayan. Yan po yung, pasensya na po kayo, medyo nag-blur yung video natin. So, yan lang po ang ating review dito sa binili nating Panasonic na battery. Ito ang model niya, BQCC55. At yung battery, Iniloop. So, diretso na po tayo dito sa pag-charge muna. Pakita natin yung sample. Yun nga po, no? So, mga kapatid, mga kakuya, kaate, tatanggalin ko lang po itong mga batteries dahil meron po siyang takip. Ayan. So ito na po siya. Meron pong dalawang, ayan. So ang nasa baba po yung maliit na battery, AAA ay nasa baba. Then yung AA nasa taas. So madali lang naman pong makita kung yan po may sign naman po. Nasa taas yung positive, nasa baba yung negative. So lagay na po natin ulit. Kailangan lang po talagang i-align natin na maayos. I-align lang po natin na maayos. Madali lang naman po siyang ilagay kasi ayan. So charge na po natin. Anong kakalabasan nito? So napansin niyo po, yun, meron pong nag-blink na kulay green. So balik tayo dun sa instruction natin kanina. Ayun, let red yung una. So dahil sabay po natin chinarge, magiging let yellow yun mamaya. So nakita niyo po ang instruction doon, pag sinaksak niyo po ito, 3 seconds hindi siya muna nagda-diagnose siya muna. Then pag 3 seconds saka siya iilaw, may lilitaw na ilaw na green. Then pagkatapos na green, magi-start na siya ng charge. Ganun po siya. Kaya huwag po kayong matakot bigla pag saksak niyo, oy, parang bakit wala, hindi umaandar. Meron siyang 3 seconds na nagda-diagnose siya, then magiilaw ng green, then ayan na siya. Yun na po yung kanyang processing ng charging. So, hintayin natin mamaya pag yellow. Ayan po, medyo nagiging yellowish na po siya. Late yellow, sabi doon. Ayan.